Hi guys, welcome to all the members of Supreme Wealth Alliance Ultimate. So before I proceed sa main topic natin, I would like to discuss first the guidelines dito sa group natin. So first, mahaba kasi itong video na to, so ink is better than ink. So kailangan mag-takedown notes ka bago mo habang pinapanood mo to. Next is repetition is the mother of all learning. So kailangan paulit-ulitin mong panoorin tong video or paulit-ulitin mong tingnan yung notes mo. Then one thing, the best important or pinaka-importante talagang kailangan mong magkaroon is the empty cup attitude. Ano ba yung ibig sabihin nun? Dapat regardless man kung anong background mo, regardless man kung anong natapos mo ngayon, regardless who you are, kailangan pag-aralan mo to. Kasi sabihin natin, kahit magaling ka sa ibang field, dito in network marketing, kailangan magkaroon ka ng empty cup attitude. So these are the next steps after you joined our team. Activation of online account. So dito, i-discuss ko mamaya yung activation of online account. Then i-discuss ko rin kung ano yung mga loob dun sa online account natin. Then success principle, ano ba yung kailangan ng mindset mo or ano ba yung kailangan mo talaga bago ka magkaroon ng success principle. Then system, 100% duplication process. So ito yung tinatawag na i-discuss ko mamaya kung paano mapapabilis mapalaki yung negosyo natin. So dito kasi, you don't need to be great to start. You need to start to be great. So ibig sabihin, kahit at sino ka man, huwag mong isipin na kailangan magaling ka muna. Huwag mong isipin na wala kang alam. Ang kailangan mo lang ay magsimula para maging magaling. So basically lahat naman tayo nagsimula. Ako hindi naman ako pinanganak na network marketer na kagad. So nagsimula lang din ako para hanggang sa marating ko yung narating ko ngayon. Diba? So practical application tutorial. So later may ituturo din ako ano ba yung mga practical na i-apply natin after mo mag-join. Ito yung know your prospects. So kailangan alam mo kung sino yung mga prospects mo. Then engage your prospects. So kailangan i-reach out mo yung mga prospects mo. Kasi hindi lang yan mga prospects, kailangan i-invite mo rin sila. Then follow up. So after mo ma-invite, ano ba yung ginagawa? Pag nagfa-follow up ka, then once na nag-join na, mayroon ka ng downline or mayroon nang sumali sa'yo, ano yung next na gagawin mo? So first, let's start with the activation of online account. So dito, after mo makapagbayad, after mo makapag-sign up sa link ng upline mo, may marireceive kang email within 24 hours na welcome to Supreme Wealth Alliance Perfect Pay Plan System. So then may link dyan. Yung link na yan, ika-copy-paste mo lang dito sa browser mo. Then after that, ito na yung kakalabasan. Sa username, yung username na ginamit mo, then sa password, then yung password na ginamit mo rin. So next. So dito na sa loob ng online account natin, ito yung laman niya. So basically, once na nakapag-join ka na, magkakaroon ka ng ito yung personal link mo. Ibig sabihin, ito yung pwede mong ikalat or if ever mag-sign up na yung prospect mo or yung nakapagbayad na yung na-invite mo. So gusto niya na mag-sign up, ika-copy mo lang yung link mo na to, then ibibigay mo sa kanya para dun siya mag-sign up. Then dito, basically, i-discuss ko lang yung isa-isa yung mga details natin dito. So first, let's discuss dito sa product download natin. So, mayroong video dito sa baba ng video na to wherein papanoorin mo lang kung paano mag-download ng products natin. So may step-by-step din doon na instructions kung paano talaga mag-download. Then dito, ito yung gagamitin mong username tsaka password. Dito, ikaw lang makakapag-access nyan. Pag kinlik mo to, may makikita kang username password na gagamitin mo later pag nag-download ka na nung ebooks natin. Then next, we are here sa downlines. Dito rin sa downlines, dito mo makikita yung mga taong under you. Username nila, then yung mga name nila. Dito naman sa hits, bali wala lang din to. Ibig sabihin, kung ilang beses na-click yung link mo na sinishare mo. Next, dito sa genealogy report natin, makikita mo rin yung taong under you. For example, this one, I have here na kompleto ko na yung anim na slot ko. Ibig sabihin, nag-cycle na ako dyan. The next, dito naman,
sa transaction history natin, makikita mo rin kung ano na yung status. For example, dito, na-receive ko na yung payment ko kasi nakalagay dito, paid na. So basically, dito mo makikita lahat ng earnings mo sa transaction history. Next, paano naman mag-withdraw ng commission? So dito, click mo lang yung withdraw commissions, then basahin mo lang to, then click mo lang to, click mo lang tong dalawa, then request for payout. Pag nag-request for payout ka, kailangan mag-send ka rin dun sa admin feedback natin. So dito sa admin feedback natin, lalagay mo dyan kung, dito lagay mo dyan kung ano yung concern mo, then lagay mo dito kung ano yung mga message mo pa. If ever any concerns na ma-encounter mo, problems dito sa online account mo, admin feedback lang. So type mo lang dyan yung any concerns, then lagay mo rin kung urgent ba siya or normal or importante. So dito mo siya makikita. Next, sa edit account naman. So if ever kailangan mong i-edit yung account mo, nandito rin. So lagyan mo ng email mo, lagyan mo ng full name mo. Then if ever, lagyan mo rin dito ng mga details din. Sa account naman, if ever may pay sa account ka, lagyan mo rito yung email mo, PayPal, lagyan mo rito yung email mo rin, Liberty Reserve, lagyan mo rin dyan. Then sa bank details, if ever, kung ano man yung bank details na meron ka, lagay mo rin dito. So for example, anong bank account mo na pwede mong, dun mo gusto ipadala yung earnings mo. The next natin, dito sa PayPlan to back office natin. Ito yung i-discuss ko next. So again, click mo lang yon, then login ka uli, username. Basically, dito sa password, ang default password natin dito is ABC123. So yun lang yung ilalagay mo dyan, then pwede mo rin palitan ng password. Then dito basically sa PayPlan 2 natin, dalawa lang naman yung kailangan. Ito yung user control panel mo. So dito, ito yung mga details na nakalagay dyan, click mo lang din lahat dyan. Then dito sa genealogy, dito mo makikita lahat ng taong sumali sa'yo. Yan, makikita mo lahat kayo nandyan. Nakalista lahat yan. Kasi lahat ng tao under me, nakalista dito sa genealogy report dun sa PayPlan 2 natin. The next, sa transaction history naman, makikita mo dito, for me right now, I have $140 na waiting. Ibig sabihin, hindi pa bayad or hindi ko pa nakukuha yung commission na yan. So, meron din ako dito, marami, na paid na. So, dito sa paid na yan, ibig sabihin, na-receive ko na dun sa preferred bank account ko. So, dito nyo makikita lahat ng referral bonus tsaka yung pass-up na marireceive nyo na $20 bawat isa na po na sumasali sa grupo nyo. So, basically, for now, yan lang naman. Any questions or any clarification dito sa online account, pwede ka magtanong dun sa direct upline mo or sino nag-share sa'yo ng opportunity natin na Supreme Wealth Alliance. So next, proceed tayo sa 100% duplication process ng team natin. So basically, ano ba yung duplication process? Sa network marketing kasi, hindi porket magaling ka, okay ka na. Sa network marketing, kailangan yung galing mo, maipasa mo dun sa susunod sa'yo. Na dapat dumami kayong magaling. So hindi uubra yung ikaw lang yung magaling dito. Minsan may mga taong nagsasabi na magaling ako, kaya yumayaman ako. Hindi. Dito sa network marketing, you need people. You need people wherein dapat yung alam mo, maipasa mo sa kanila. So, ano ba yung mga sistema natin dito? So, just follow the system in our team. So, all you have to do is follow the system. Ibig sabihin nun, yung sistema, may ginagamit tayong sistema. Yung sistema na yon, kailangan mo lang sundin. Huwag ka nang gumawa ng iba pang sistema. Kasi pag once na ginawa mo yung sistema na to, kung ano man yung narating namin, mararating mo rin. The next, just do our effective and productive task. So lahat na kalatag na yan, all you have to do is gawin mo lang. Huwag ka nang gumawa ng iba pa, gawin mo lang yung effective and productive task namin. Then, focus on seeking for people. So sa business kasi natin, ito talaga, ang pinakasekreto dito is yung maghanap ka ng tao na may i-invite. So, focus on seeking for people. Ibig sabihin, seeking, naghahanap ka talaga. Hindi lang basta-basta na share ka lang ng share, kundi you seek for them and then you in touch them. Kailangan kinakausap mo talaga.
Then don't let the day pass by na wala kang ginagawa. Kasi dito, it is a matter of consistency yung ginagawa natin. So if ever sabihin natin part-time mo 'to ginagawa or hindi may work ang iba or may iba kang pinagkakaabalahan, huwag mo hahayaan na sa isang araw hindi ka makapag-market or wala kang makausap na masharean mo ng negosyo na 'to. Kasi sobrang dali lang naman eh. Share mo lang, spread mo lang yung video. So kung dati nagfe-Facebook ka araw-araw, 1 to 2 hours, right now Facebook ka pa rin with that deeper motivation na para makahanap ka ng mga matutulungan mo. So ano ba yung secret formula dun sa 100% duplication process natin? Una, all you have to do is invite. Ibig sabihin nun, pag bago ka, kailangan mo mag-focus ka dun sa naghahanap ka ng mga tao. Lahat ng friends mo, ini-invite mo, sinisharean mo, focus ka dun. So after that, syempre dahil nag-i-invite ka, may maraming interested dyan. So may marami rin sumasali. So once na may sumali sa'yo, all you have to do is guide them. Kailangan turuan mo rin sila o kailangan i-guide mo sila kung ano yung ginawa mo, kung paano mo siya napasali. Then after that, once na guide mo, ipasa mo na sa kanya. Ibig sabihin nun, lahat ng mga sasali din sa kanya, lahat ng ginagawa mo, ipasa mo na sa kanya na siya na mismo gagawa. And if ever na siya na marunong gumawa, let go. Ibig sabihin ng let go, hayaan mo na siya. So hayaan mo na siya na makapag-deal sa mga tao by his own or by her own. And after that, repeat. So kailangan mo lang ulitin. Minsan kasi ito yung downfall ng network marketers. So alam nila kung paano mag-invite, alam nila kung paano mag-guide, alam nila kung paano ipasa lahat, alam nila kung paano magparaya. But then, hindi nila inuulit. After mo kasing magawa ito lahat, kailangan mong ulitin. Invite ka uli, build ka uli ng tao, and so on and so forth. So ibig sabihin yan, tuloy-tuloy. Kailangan mong wag mong kalimutan yung dulo. Repeat. Ibig sabihin ng repeat, uulitin mo yung formula natin. Invite, guide, pasa, let go, and repeat. Ulit-ulitin mo lang yan. 1 year mong ulit-ulitin yan. After a year, ewan ko lang kung hindi ka magiging milyonaryo. Then dito, huwag nyo rin biglain. Baka isipin nyo, i-invite kita, sumali ka na, i-guide kita ngayong araw, ipasa ko sa'yo bukas, then kinabukasan pang third day mo, let go na kita. Hindi ganon. It will take time. Maybe some of them, months, lalampas yung months bago mo sila ma-let go. Yung iba naman, mabilis, fast learner sila. After a week, pwede mo na silang i-let go. So depende sa downline mo. Depende sa taong makukuha mo. Basta i-apply mo lang yung formula na to. Depende kasi sa mga tao eh. Mayroong mga slow, then mayroon din mga fast learner. Kailangan nating i-accept yung reality na yon. So next, practical application. Dito na tayo sa kung ano ba talaga yung gagawin natin. Ikaw mismo, kakasali mo, ano yung gagawin mo? Next mong gagawin. So create and know your prospects. So ano ba yun? Kailangan alam mo at meron kang listahan kung sino yung mga iimbitahin mo. So basically, sila yung mga Facebook friends mo. Automatic yan. Lahat ng friends mo sa Facebook, prospects lahat yan. Then who else? Family, neighbors, enemies, strangers. So ibig sabihin, lahat, kahit sino, anyone, pwede mong maging prospects dito. So kailangan, gawan mo sila ng listahan. After mo makagawa ng listahan, set a goal. Ano ba yung goal na tinatawag? A dream that is properly set, it's already halfway reached. Kailangan mag-set ka ng goal kung ano yung gusto mong makuha dito. Bigyan kita ng goal samples dito. So first, sample, mag-goal ka, one cycle every week. Ibig sabihin ng one cycle every week, maka-anim ka bawat linggo. Or either $1,000 monthly income within a month, di ba? Or else, 200 direct referrals in a month. So, create a short-term and long-term goals. So, ibig sabihin nun, mayroon kang short-term. So, short-term mo muna, mag-aral ka, pag-aralan mo yung business, then kailangan may long-term goal ka rin kung ano yung gusto mo makuha. Depende sa'yo to. Depende sa tingin mo na kaya mo. So, mas maganda yung goal mo, taasan mo rin kasi it's either pag mataas yung goal mo, kung hindi mo man marating yung goal mo, at least sa mababa, ma-reach mo, di ba? Commit to your goal. Do your best and don't be disappointed if ever you will not achieve it in your time frame. So dito, commit ka sa goal mo. Kung ano ba yung goal mo, commit, mag-commit ka dyan. But then, if ever na hindi mo man ma-reach, huwag kang ma-disappoint. Kasi ako rin dati, nag-set ako ng goal ko, 15,000 a week, nakikitain.
So that time, I'm earning around 2,000 to 3,000 per week. Pero I set my goal, although hindi ko man nare-reach basically dun sa time frame ko, pero nagugulat ako in the long run. Minsan, kumikita ako 60,000 pesos within 1 week lang. So, huwag kang ma-disappoint pag if ever hindi mo ma-reach yung goal mo. Okay? So, after mo makapag-create ng prospect list mo, after mo makapag-set ng goal mo, next natin is principle in sharing. So, syempre, yung prospect list mo, hindi lang sila hanggang prospect list. Di ba nga kanina, nakalagay, engage your prospects. So, kailangan i-invite mo yung prospects mo. Kailangan i-sharean mo yung video, i-share mo yung video sa kanila. So, paano ba mag-share ng video? First principle is build rapport and trust. So, syempre, after mo nag-tag, after mo nag-spread ng video, after mo nag-share ng video, so, maraming mag-i-inquire sa'yo. Maraming magtatanong, paano ba yan? Paano ba to? O ano yan? Paano nangyayari? So, wag lang bara-bara na, uy, ito, sali ka na kagad. Hindi ganon. Build rapport muna and trust. Siyempre, yung nag-i-inquire sa'yo, strangers yan. Kadalasan, strangers yan. Hindi mo kilala. Although, Facebook friends mo, pero hindi mo pa rin kakilala. So, build rapport, ibig sabihin, find common grounds. For example, ano ba yung ginagawa niya? Ano yung trabaho niya? Ilan yung anak niya? Tanungin mo yung personal life niya. In that way, pag nagtatanong ka sa personal life niya, malalaman mo yung buhay niya. Then if ever may common grounds kayo, for example, nalaman mo nursing din siya, nursing ka. So wow, i-build mo yung rapport mo sa kanya na wow, nursing din ako, ganyan-ganyan. So whatever it is na kailangan may common grounds kayo, hanapin mo yung common grounds nyo para siya maging kampante sa'yo habang nag-chat-chat lang kayo. And that way din, you can build the trust dun sa conversation nyo. Then copy-paste and spamming is a no-no. Ibig sabihin nun, yung video natin, kaya nabablock yung video natin, kaya nabablock yung website link natin kasi bara-bara yung pag-share. So, wag lang yung copy-paste or spamming na, kunyari, may 100 online friends ka dyan, automatic, copy-paste mo yung video link, share mo ng share. So, baka mablock ka pa ng Facebook or baka i-unfriend ka ng friends mo kasi wala kang senet na rapport sa kanila. Spinam mo lang sila. So, hindi sila magkaka-interest talaga. Sayang lang yung effort mo, kaka-copy-paste kasi wala namang magkaka-interest kasi spinam mo nga sila. Okay? So, next principle natin is yung sales factor, PR or T-up. So, basically, sales factor muna tayo. Yung sales factor, ibig sabihin, hindi ka lang yung nagsasalita o hindi ka lang yung nagkikwento. Dapat yung words mo o yung ginagamit mong mga terms is yung nagbebenta ka talaga. Ibig sabihin nun, once na, kunyari, may shinare ka, shinare mo yung video, dapat lagay mo ng sobrang ganda nitong video, panoorin mo, makakatulong sa'yo. Dapat may sales factor, hindi yung, uy, panoorin mo lang itong video. Huwag ganun. Kasi, walang dating sa kanya yon. Dapat ma-PR ka rin. So, maganda ma-PR sa chat kasi makakapag-isip ka pa ng mga magagandang words na gagamitin mo. Hindi lang yung copy-paste lang or bara-bara ka lang na mag-share. Then, dapat yung sales factor natin, dapat personal approach, hindi yung general approach. Kunyari, to all interested, wag ganun. Dapat, i-pinpoint mo, mas maganda, Tagalog nga eh. I-pinpoint mo yung point mo na sinishare mo talaga sa tao. Na once nababasahin niya, siya yung kausap mo, hindi yung general yung kausap mo. The next, proceed tayo sa T-up. Yung T-up naman na term is something na dapat binibida mo yung isang bagay. For example, nakapanood ka ng isang magandang sine, Spider-Man, sabi natin, Spider-Man 3D. So, after mo makapanood, na-meet mo yung kaibigan mo, shinare mo, sinabi mo na sobrang ganda ng Spider-Man, hindi niya pa napapanood, na talagang binaliw mo siya or talagang kinurious mo siya habang sinishare mo yung Spider-Man. Then eventually, without knowing, yung kaibigan mo, wala siyang planong manood ng sine, pero dahil sa mga binenta mo yung Spider-Man sa kanya or tini-up mo yung Spider-Man movie sa kanya, later on, papanoorin niya yung Spider-Man. So basically, siguro naman nakuha niya yung principle ng tee-up. So dito din, kailangan din natin i-tee-up yung mga bagay-bagay. So ano ba yung kailangan natin i-tee-up? So first na kailangan mong i-tee-up is yung SWA Ultimate or yung company natin. Kasi time will come, maraming mag-a-approach sa'yo, maraming mag-message sa'yo, mag-o-offer ng ibang opportunity. Sasabihin nila, maganda dito, maganda dyan.
basta sabihin nila, maganda yung sa kanila. So, kailangan marunong ka rin mag-tee up ng sarili mong company. So, basically, in my experience, for 2 years of network marketing, yung Supreme Wealth Alliance lang yung nakita kong company na nagbibigay ng payout ng 60% ng pay-in. Ibig sabihin, sa 2-5 na in-invest natin, 60% nun napupunta dun sa members. Ibig sabihin din, yung 2-5, although low-end yung pay-in natin, 2-5 lang yung investment, pero yung ka-level natin sa payout is yung mga 15,000, 10,000 na pay-in. Ibig sabihin nun, yung company na nagbibigay ng sahod or nagbibigay ng commission na kagaya sa atin, ang investment nila is 10,000 and above. So yung mga ka-level natin na 2,000 plus or 2,000 below, ang baba magpa-pay-in ng mga yun, 10% lang ata. So, sa tingin mo, anong maganda? Yung company nila na 10% lang yung binibigay sa members or dito sa company natin na 60% yung napupunta sa members? Ganun kalupit yung Supreme Wealth Alliance Ultimate natin. Once na, nung nakita ko to, wala akong duda, talagang nag-quit ako dun sa ibang company ko at ito yung hinataw ko. Kasi sobrang dali lang makapagpasali. Mas marami yung taong may 2-5 kasi dun sa taong merong 10,000 to 15,000. Di ba? So, ibig sabihin, kahit estudyante, mapapasali mo, then 60% pa yung balik sa'yo. So, ganun mag-tee up sa company natin. So, next, kailangan natin i-tee up is yung video or website. So, basically, ba't kailangan natin i-tee up yung video? Aminin man natin o hindi, once nga may nakita tayong video na 5 minutes above, ang nawawalan tayo ng gana, panoorin, di ba? Unless na mayroong friend mo na nag-share na tipong mayroong caption na sobrang lupet na naku-curious ka para panoorin. So, kung sa atin mismo, 5 to 7 minutes video is matagal na. What more yung video natin na more than 10 minutes or more than 20 minutes, di ba? So, kailangan bago mo siya i-share, i-tee up mo rin muna. Huwag mo lang yung basta-basta i-share lang. So, kailangan meron kang sinasabi na, uy, panoorin mo tong video na to, sobrang ganda nito. Kailangan matapos mo siya bago mo ako itanungin para at least magkaroon ka ng idea kung ano ba yung ginagawa natin. Nere, may tinag ka, $400 or $800 na kinita mo. Kunyari, yung mga photos natin, tinag mo. Tapos nakalagay yung link doon. So, dapat i-tee up mo yung video na wag lang yung nakalagay, watch this video. Hindi ganun. Kailangan i-tee up mo rin na para malaman mo kung paano kinikita to, kailangan panoorin mo tong video, tapusin mo yung video. Dapat lagay mo ng ganun. Then if ever naman, yung website naman yung i-share mo, kailangan i-tee up mo rin yung website, kung ano yung laman ng website. Huwag kang mag-explain na network marketing kaagad. Kailangan i-tee up mo lang na yung website na yan, sobrang ganda, nagbibigay ng opportunity yan, pwede kang kumita ng dollars dyan sa website na yan. So, basically sila din mismo, mag-curious, then pupuntahan yung website natin. Di ba? Next, anyone in team. So, dito, kailangan yung tao din na kasama natin, i-tee up mo rin, lalo na yung upline mo, or lalo na yung group members mo. Baga, once na may ipapakilala ka sa kanila, i-tee up mo rin sila. Sabihin mo, kunyari, pakilala mo sila upline natin, sila Hazel, sila Mark, or anyone na nasa group natin, kailangan i-tee up mo sila. Sabihin mo na yung si Hazel na yan yung pinakamagaling na babae sa team namin, sobrang galing niyan. Then ito naman si Mark, sobrang magaling din yan sa initiative. So kailangan i-tee up mo rin, lalo na yung mga leaders natin. Then if ever yung direct upline mo na ipakikilala mo dun sa invite mo, i-tee up mo rin. Basta lahat ng maganda na sasabihin mo tungkol dun sa upline mo, basta yung tee up sa kagroup natin, sasabihin mo lang or i-share mo lang yung magagandang nagawa niya. So, wag mong isabihin yung mga negative. Kailangan positive lahat. Regardless, kung sabihin natin may negative man yung tao na yan na i-tee up mo, wag mo na sabihin yung negative. Kundi yung positive lang doon sa tao na yun yung sasabihin mo. Para yung pinapakilala mo, talaga magkaroon siya ng interest na makinig doon sa tao na yun. The next team. So, paano ba yung group natin? Kailangan i-tee up mo rin. Kasi sa group natin, you must be proud na nasa team ka. Kasi dito sa team natin, for less than a month or 2 months, grabe yung growth natin na we've reached out
more than 10 countries worldwide. Kung isipin mo yun sa normal na network marketing, sa Manila nga lang, ang hirap makapagparami. Pero dito sa atin, we've accomplished around 200 members in just 2 months, 2 months lang na span of time. So yung team natin, kailangan i-tee up mo rin na once na mapapunta sila sa team natin, mapupunta sila sa magagaling na grupo. Ibig sabihin nun, hindi lang ako magaling dito, kundi lahat tayo magaling dito sa Team Aces na to. So pagka hindi to one-man team, hindi to yung credit ng Team Aces sa akin lang, hindi. Sa atin lahat to. Na tayo sa group natin, we accomplish around 5 to 10 members na nag-PPA in every day. So sobrang bilis ng growth natin. So kailangan i-tee up mo rin na if ever dito kasi sa negosyo na to, once na napunta ka dun sa kulelat, yung resulta mo, kulelat din. So pag napunta ka dun sa walang alam, yung resulta mo, walang alam din. So dito, sa team, as a leader, I do my best to give you all the best na support sa team natin. Lahat ng marketing, ginagawa ko. Para lahat din kayo, yung hindi nyo nakapoproblemahin yun. Then mapunta kayo dun sa magaling na team natin. So basically, yun yung tee up. Anything na maganda, yun yung sasabihin mo dun sa invite mo. Yun lang yung principle ng tee up. So next, what to expect dun sa mga na-invite mo. Yung mga na-invite mo kasi, marami dyan, mayroong magkaka-interest, marami dyan hindi magkaka-interest, marami dyan dead ma. Although tinag mo na ng sobrang dami, pero dead ma pa rin. So, kailan mo mag-expect ng worst comes to worst? So, first, expect rejections or objections. Ibig sabihin nun, mare-reject ka, aayaw sa'yo, nag-o-offer ka na, alam mo maganda yung ino-offer mo, pero nire-reject ka pa rin. Alam mo, sinare mo na yung video pero tinatamad pa ng oren. So okay lang yan, huwag kang malungkot. Or then marami rin, negative. Sabihin sa'yo, scam, makikipagdebate sa'yo, maganda yung company nila, maganda dito. Or anything na pagdedebatehan nila. So okay lang. Yung iba naman, dead ma, walang naintindihan. Or napanood nga yung video pero boplax pa rin, hindi pa rin naintindihan. So okay lang, hayaan mo lang sila kasi it is normal. Normal sa negosyo natin yan, kailangan mo lang maging nice sa kanila. Always be nice. Kasi ito nga, ang maganda nga dito sa inyo, may experience nyo lang is yung online rejection. Pero basically dati kami mismo sa offline network marketing, personal rejection yung nakukuha namin. Yung tipong nag-explain ka, walang nakikinig, makikita mo yung nakasimangot yung facial expression niya, makikita mo yung pag namimigay ka ng flyers, pupunitin sa harapan mo. Yung iba naman, nagdedemandahin ka pa. Yung iba naman, sa maraming tao na nag-explain ka sa kanya, biglang tatayo, tapos duduruin ka or mumurahin ka or sisigawan ka. Ganun katindi dati yung rejection na natatanggap namin. Pero right now, maganda dito, hindi mo na mararamdaman lahat yun or hindi mo na mararanasan. So yung norm, yung mararanasan mong rejection ngayon, it is only normal. So, kailangan mo lang magkaroon ng deeper motivation to help them. Ibig sabihin, ginagawa mo to para makatulong sa kanila. The next, kaya mo to ginagawa para kumita ka ng extra income online lang. Diba? The next, dito sa negosyo kasi natin, dapat nakafocus ka lang dun sa positive people. Ibig sabihin, yung negosyo natin, ginagawa natin to, hindi tayo naghahanap o hindi tayo nagbibilang ng mga hihindi sa atin. Ang binibilang lang natin dito is yung mga sumasali sa atin o yung magkaka-interest sa atin. So regardless, yung dumating sa time, 10,000 yung rejection na natanggap mo, tapos 100 people lang yung sumali sa'yo, look at the positive side wherein titingnan mo lang yung positive people na naniniwala sa'yo. Diba? Then, kaya mo ito ginagawa rin para sa pangarap mo or para makaon sa buhay or sa pamilya mo. So regardless man yung rejection na matatanggap mo, objections, negative, or panghinaan ka ng loob, disappointments, kailangan humugot ka ng deeper motivation mo. Ano ba yung kailangan mong gawin or ano ba yung rason para di ka tumigil? So dapat alam mo yon, mayroon kang dapat na ganun. So syempre, focus naman tayo dun sa mga positive people na magkaka-interest sa'yo. So paano ba? Empowering them. So kailangan, be sure to let them watch the video. Kasi dito sa negosyo natin, ang hirap mag-explain sa chat, lalo na sa chat. Ang hirap din mag-explain kahit na sa telephone or tawagan mo siya or kontakin ka niya.
So dito, be sure to let them watch the video. Kasi nasa video naman lahat eh. Nandun na yung explanation para at least may visual silang nakikita. So see to it na napanood nila yon. So bago mo rin sila i-add sa group, kailangan napanood na nila yung video or meron na silang idea. Huwag kang basta-basta na lahat ng friends mo sa Facebook biglang i-add mo sa group natin. It is useless or it is not productive. Okay? So kailangan bago mo sila i-add, nakausap mo na, may naintindihan na or mayroon na siyang idea na kailangan i-add mo lang siya para magkaroon siya ng ambience na wow, mayroon palang ganito. Mayroong community, mayroong maraming community na pwedeng tumulong sa akin or marami palang taong gumagawa nito. Kaya mo siya in-add sa group. So, wag lang yung basta-basta o bara-barang pag-a-add sa group kasi nagkakaroon ng traffic sa group natin pero useless, hindi productive yung traffic na nasa group natin. Then basically, after mo siya ma-add sa group, after mo magkaroon ng welcome post, kailangan lahat tayo magkaroon ng team support or teamwork. Paano ba nangyayari yun? Kailangan, once na nag-join ka na dito, one of your responsibility is to post a welcome post. Mas maganda, itag mo yung winelcome mo. So, hindi lang yung basta-basta na pag nag-welcome ka, hindi siya mano-notified. Dahil nga sa sobrang dami na yung members natin sa group, kailangan i-notify mo siya or kailangan itag mo siya. So, dito explain ko lang kung paano mag-tag or paano mag-add sa group. So, paano ba mag-add sa group? So, punta ka lang dito, dito sa gilid, add friends to the group, type mo yung name ng friend mo. For example, Eloisa. So, Eloisa. Click mo yung Eloisa, hihintayin mo makita mo yung pictures niya bago mo siya i-add. Then after that, pag naka-add na siya sa group, create a welcome post. So, power welcome to Eloisa. So, paano ba nagtatag ng post? So, dito, bago mo i-type yung name niya, lagay mo ng @, then type mo yung name niya, then lalabas yung picture niya, then click mo lang yan. Automatic, nakalagay na siya dyan. So, power welcome to Eloisa. This is Team Aces. So, basically, i-exean ko lang yung welcome post ko, then post mo lang. So, automatic, si Eloisa, manonotify na ngayon yan na na-add na siya sa group, then na-welcome mo na siya. So, lahat dapat tayo, asat magkaroon tayo ng team support. So, basically, paano ba yung team support? Kailangan i-welcome mo rin yung bagong kaka-add. So, lahat tayo, for example, lahat tayo right now, this time, we have 200 members. So, basically, kung lahat tayo, lahat ng members, 200 na yun, i-welcome si Eloisa. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng interest wherein makikita niya yung team effort or team support natin na talagang ang daming nag-welcome. So, hindi lang basta-basta mag-welcome din, kailangan lagyan mo rin ng name. Yan. Kahit welcome Eloisa lang. So, ikaw, pag nag-welcome ka, hindi lang basta-basta welcome lang. Kailangan itag mo rin. So, simple lang naman yan eh. Konting effort lang guys para dito sa team natin. Para sa team support natin, para sa teamwork natin, kailangan itag nyo rin sila bago nyo sila i-welcome. So, parang ganyan. So, kung lahat tayo talaga nagwe-welcome ng ganyan, mararamdaman ng prospect mo, mararamdaman ng invite mo na talagang sincere at saka okay yung grupo natin. So, guys, yun lang hinihingi ko. Once na member ka na dito, kailangan mo, once na online ka, tapos may nakita mong nag-welcome post, dapat alert ka rin na maglagay ng welcome post din na itag mo yung tao. Next is build and create a momentum of trust. Dito, ang puhunan talaga natin guys is it is a matter of trust. Kasi marami ngayon, maraming scammer, maraming scam daw, ganito ganyan. So, kung ikaw mismo hindi ka mapagkakatiwalaan online, ibig sabihin, ang hirap mong makapagpasali talaga. So, kailangan magkaroon ka ng trust or iparamdam mo sa taong kausap mo na mapagkakatiwalaan ka. Sa lahat ng mga interested, kailangan i-link mo rin or bigay mo rin yung process how to join natin. So makikita mo yung process how to join natin dun sa files natin, dun sa group. Then additional, bago mo i-end yung conversation nyo, kailangan ma-send mo sa kanya yung process how to join. Para dun sa process how to join, makikita niya na may babayaran siya, makita niya yung mga details kung saan siya magbabayad,
Then para malaman niya kung ano yung next na gagawin niya once na nagbayad na siya. Para kontakin ka niya, kahit offline ka man, para alam niya na kukontakin ka niya bago siya mag-join. Diba? So, kailangan ibigay mo talaga yung process how to join bago you end the conversation or bago ka mag-offline. The next, urgency approach. Ano ba yung urgency approach? Dito sa urgency approach, kailangan bigyan mo siya ng matinding approach na pang malupitan talaga. Bago nyo tapusin yung conversation nyo, kailangan mapasali mo siya agad. So, paano ba nangyayari yon? So, basically, ako ina-approach ko yung mga tao na sasali sa akin with urgency. Ito lang sample. Pwede nyo ring i-rephrase or pwede nyo ring i-reconstruct. Depende sa inyo. So, the way I urgency approach yung mga prospects ko, sinasabi ko sa kanila, di ba interested kang sumali or di ba napanood mo na yung video ng Supreme Wealth Alliance or interested ka sumali sa earngreatnow.com? Concerned lang ako sa'yo kasi ngayon sobrang dami nang sumasali sa team ko. 5 to 10 people every day ang sumasali, iba't ibang lugar pa o iba't ibang bansa pa. So kung ikaw, kung gusto mo rin sumali kagad o kung interested ka namang sumali ngayon, huwag mo na patagalin kasi sayang. Kasi yung mga friends mo sa Facebook, ang bilis lang namin ma-reach out niyan. Isang tag lang yan o isang message lang yan, automatic pag may pera yan at nagustuhan, sasali din ka agad yan. So huwag mo na patagalin, kung sasali ka din lang naman, sali ka na kaagad. Saka yung friends mo, baka maunahan ka talaga ng mga friends mo sa Facebook. Kasi online lang to. So, basta anything na kailangan mapasali mo siya agad. Then, babawiin mo siya sa dulo. So, depende naman sa iyo yan. Ikaw na bahala mag-decide. Sabihin mo sa kanya na hindi naman kita pinipilit. Basta pag ready ka lang mag-join, PM mo lang ako or kontakin mo ako pag interested ka lang mag-join para ma-activate na natin kagad yung online account mo. So siya mismo, once na sinasabi mo yan or once na sinesend mo yan sa kanya, yung urgency approach na yan, siya mismo mapapaisip eh. Siya mismo mapapaisip na oo nga no, ang dami-dami kong friends sa Facebook, once na natag din sila at na-interested, baka sumali kagad sila. Yan like pag nauna ako, pag sumali sila, sa akin na sila, di ba? So in that way, mapapaisip siya at gagawa siya ng paraan. Dito sabihin mo rin sa kanya, another approach ng urgency is that dito nakita mo yung negosyo, sobrang ganda. Nakita mo na pwede kang kumitang malaki. So ngayon, pero ngayon wala kang 2-5, di ba? What if sabihin ko sa'yo, bigyan kitang scenario, mayroon akong BMW dito, sports car, tapos benta ko sa'yo 2-5 lang until midnight. So sa tingin mo, ikaw, magkaka-interest ka ba na bilhin yung BMW ko, sports car? Gagawan mo ba ng paraan yung 2-5? So siya din mismo, mapapaisip, oo nga no, alam ko na mayroon akong kapalit na makukuha dito. So why not gawan ko ng paraan yung 2-5? 2-5 lang naman, di ba? Then sabihin mo rin sa kanya, yung 2-5 kasi na yan, pwede mong ilagay sa banko lang yan. Then sa banko, hindi tutubo yan after a year. Baka pag after a year, 50 pesos, wala nang tinubo yan. Dito, try mo lang mag-risk. 2-5 lang naman, yung 2-5, pwede mong swelduhin niya next week, next month. Pero dito, yung 2-5 mo, tingnan natin kung hanggang after a month, kung anong mangyayari sa 2-5 mo. Then, in that way, yung prospect mo talaga, gagawa at gagawa ng paraan yan. Anything na approach, basta urgency, kailangan pagganahin mo yung utak mo rin. Mag-isip, hindi lang yung mga sinabi ko, kung pwede ka makakuha ng point sa mga sinabi ko, pero maganda din makapaggawa ka ng approach na tutugma sa kliyente mo. Next natin is how to follow up. Syempre, meron ka ng prospects, na-invite mo na, napanood mo na yung video, nagka-interested na, pero hindi pa sumali sa'yo. So, paano ba talaga yung tamang follow up? So, una, be constructive or create a list. Ibig sabihin nun, sa dami-dami mong nakausap, sa dami-dami mong na-invite, kailangan gumawa ka ng listahan dun sa mga yun na nagka-interest sa'yo. So, ibig sabihin, once na-interested siya, gawa ka ng notepad, isulat mo yung name niya dun, na sinabi niya sa'yo, sasali ako next week, sasali ako next month. So, kailangan nakalista dun para hindi mo makalimutan. Yan yung pinaka-crucial sa ginagawa natin. Magaling ka nga mag-invite, marami kang nasendan, marami kang
na reach out na tao, pero hindi ka marunong mag-follow up. Wala kang fina-follow up. Next, don't settle on them. So, ibig sabihin nun, may listahan ka nga. Kung ibig sabihin nun, yung listahan mo, may 10 nagsabi sa'yo, next week, sasali na ako dyan. Interested ako next week. Next month, sasali ako dyan. So, wag mo sila hihintayin. Wag kang mag-settle sa kanila na, uy, may next week, may sasali ako, hindi mo na ako mag-i-invite ngayon, hihintayin ko. Kadalasan kasi sa mga tao na yon, sinasabi lang nila yon para hindi ka ma-offend, or sinasabi lang nila yon, minsan wala talagang pera. So, pagdating ng next week, pag wala sila, pag hindi sila sumali sa'yo, edi sayang oras mo. So, everyday, dapat consistent kang naghahanap ng tao, huwag kang mag-settle dun, okay, follow up, okay, interested daw sila, lagay mo sa listahan mo, pero huwag mo sila titingnan araw-araw. Huwag mo sila hihintayin. Kailangan gumawa ka ng paraan na everyday kailangan may nakakausap kang bago para dumami sila doon. Then eventually, isang bagsakan, follow up mo sila. Then, time will come, sasali din sila sa'yo. The next, you must apply the one-time effective follow-up. So, gawa ka ng message. Kunwari, after a month, after a week, hindi pa rin siya masali, hindi pa rin nag-approach sa'yo. So, yung listahan mo ngayon, ipa-follow up mo sila ngayon. Gawa ka ng construction ng message na, hi, di ba interested ka pa? Follow up lang sana kita. Baka gusto mong sumali na ngayon kasi ang dami-dami lang sumali sa grupo ko. Sayang oras, lumilipas, na imbisa na kumikita ka na rin ngayon. Then maganda, if ever may income ka na, tingnan mo ako. Lagay mo dun, tingnan mo ako, I have earned $100. So online lang to, extra income. So, share ka rin ng konti kung paano mo nangyari yon. So, one time, i-follow up mo sila. Then sila, pag nabasa nila, magkaka-interest din sila. So, sa 50 mong fina-follow up, malamang dyan, may 5, sasali na kagad sa'yo. Kasi may resulta ka na. Malalaman nila, sayang oras na pinapalipas nila. Diba? Nagkaka-income ka na. Then, dapat you have this mindset. They need us. Hindi mo sila kailangan. Okay? So, they need us, don't beg on them. Huwag kang magmakaawa na, uy, sali ka na sa amin para kumita ako. Huwag ganun. Kailangan, you have to take pride dun sa ginagawa mo. Huwag kang magmakaawa. Kailangan mo lang i-approach lang sila, pero in a nice way na hindi yung paawa effect. Then, huwag kang magsinungaling. Kasi may nakausap ko dati na, sabi niya, kumikita na raw siya ng malaki, ganyan-ganyan, pero basically pala, hindi talaga kumikita. So, huwag kang magsinungaling kasi although sa chat lang yan, although sa kausap mo man yan, malalaman eh kung nagsisinungaling ka. So, whatever result or whatever you have, huwag kang magsinungaling sa pagpa-follow up sa kanila. Don't spam. Ibig sabihin nun, huwag mong paulit-ulitin na araw-araw, uy, sali ka na, uy, sali ka na, uy, sali ka na. Huwag ganon. Huwag mo silang kukulitin din. Huwag kang mangulit kasi nga, hindi ka nagmamakaawa. They need us. Okay? Then, get result, let go. So, paano ba ibig sabihin ng get result? Kailangan, bago mo siya iwanan or bago mo siya, nung kausap mo siya, dapat yung approach mo, once na fina-follow up mo, kailangan makakuha ka ng result. Resulta na ibig sabihin, sasali ba siya o hindi. Para hindi ka na magsayang ng oras mo. Tanungin mo, if ever, na after a month, hindi pa rin siya sumasali, diretsahin mo, sabihin mo, bro, sasali ka pa ba? Or hindi na, para at least na hindi na kita guguluhin. Hindi na kita ifa-follow up. So, pag sinabi niya, interested pa ako bro, pero wala pa akong pera ngayon. Okay, sabihin mo, just let me know. Ganun lang din sabihin mo. Pero pag sinabi niya, hindi na, okay, let go mo na, burahin mo na siya dun sa listahan mo. Para hindi maging dating na nagmamakaawa ka. So, ito na, next step natin is newly joined. So, first step natin is create prospect list, invite your prospect list, engage your prospect list, then follow up. Then ngayon, yung mga finalo up mo or yung mga nakausap mo, nag-join na. So, ano bang gagawin natin dun sa mga nag-join na? First, fulfill your promise. Ibig sabihin nun, alam ko habang fina-follow up mo sila or habang kinakausap mo sila, may mga sinasabi kang promise sa kanila. So, fulfill your promise. Dito, kailangan hindi lang yung basta-basta makapagpasali ka lang. Gaya ng sinabi ko, you are here to help them. The next, guide them on how to sign up. So, kailangan i-guide mo rin sila na kung paano mag-sign up dun sa website link mo. Dapat,
on the go ka or available ka dun sa time na sasali na sila para malaman nila or magkaroon sila ng wow effect na wow, gusto talaga akong tulungan ito. The next, be responsible to give the password of members area. So ito ngayon, di ba pinapanood mo yung video, kailangan ikaw rin yung responsable para ibigay yung password dito sa members area natin. So after mo magbigay yung password, guide them. So paano ba ginaguide? All you have to do is let them watch this video. Kailangan i-video tee up mo rin kasi sobrang haba nitong video na to. Yung iba dyan, pagkasali, tinatamad pa kung anong gagawin. So kailangan i-tee up mo rin yung video na sabihin mo, nandito sa video na to na pinapanood mo ngayon, nandito lahat ng kailangan mo malaman. So all you have to do is panoorin mo lang kahit 1 hour na video na yan. Marami kang matutunan dyan para ma-jumpstart yung business mo. The next is guide mo rin sa online strategies natin. So marami dyan na talagang wala pang ka-idea, wala pang background ni Facebook nga, hindi marunong mag-status or mag-wall post. So i-guide mo rin sila sa online strategies natin na kailangan magawa nila yon. The next, empty cup. So sila din mismo, sabihan mo na empty cup. Ibig sabihin, dito kasi regardless kung sino ka man, magaling ka sa field mo, may background ka sa advertising, may background ka sa network marketing, or anything na meron ka. Sabihin natin, supervisor ka, manager ka, you handle many people. Yes, oo, magaling ka sa field na yon. Pero one thing I've learned in life is that sa network marketing kasi iba. Pwede kang maging magaling sa field mo, pero sa network marketing, dapat bumalik ka sa square one. Kasi kung sino ang may alam dito ng mas konti or ahead of you, is kami yon. Kami yung may alam, wherein all you have to do is follow. Although marami kang strategies dyan, marami kang ideas dyan, oo, okay yan. Pero advice ko sa'yo, do the basic. Ang basic natin dito is follow the online strategies. So hindi mo na kailangan gumawa ng mga website mo or sarili mong video or anything, lalo na pagbago ka. Kasi pagbago ka, all you have to do is result. Kailangan mo kumita ka agad. Kasi pag kakansawan ka ng mga kaibigan mo na sumali ka nga dyan, tapos hindi ka naman nagkakaresulta kasi nagsasayang ka ng oras, gumagawa ka ng sarili mong strategy na sa tingin mo, oo, effective sa ibang field, pero dito sa field natin, sundin mo lang yung basic natin dito. Then sa network marketers naman, sa mga networkers na nga, sa mga pang ilang company nyo na to. So dito din, I know, puno ka ng training, marami kang alam, marami kang napagdaan ng training. Siguro yung mga sinasabi ko ngayon sa'yo, sinasabi ko dito sa video na to, alam mo na. Pero one thing na sasabihin ko sa'yo, kaya ka nga lumipat dito or kaya ka nga sumali dito sa group namin kasi hindi ka kumikita ng malaki doon. So break natin yung mindset na marami kang alam. Kailangan empty cup ka uli. Kailangan yung alam mo sa network marketing, alisin mo muna lahat. Sundin mo yung sistema ng Team Aces, sundin mo yung sistema namin dito. Then tingnan natin after a month kung anong meron ka. So dito kailangan mo talaga maging empty cup. Kasi kung sabihin natin, kung yung iniisip mong makakatulong or kung yung iniisip mong strategy or kung iniisip mo yung experience mo fruitful dito, siguro hindi ka na sumali dito kasi kumita ka na ng malaki. So dahil nga hindi ka kumita ng malaki doon, kaya ka sumali dito. So we are here to guide you as long as you are willing na magpaturo din. Diba? So tulungan natin yung ano mo na dito sa network marketing natin, sa Supreme Wealth Alliance, dito ka na magkakaresulta kagad. And guys, don't get me wrong here. As a leader of Team Aces, I'm still open for suggestions. Just let me know if you have ideas or if you have good ideas. Let's see and evaluate if ever na effective siya or makapagbigay ng more results sa atin. So, open lang din naman ako. Share nyo lang sa akin pero i-approve muna natin bago natin gawin talaga. And guys, last message. Wala naman talagang sekreto. You just have to work hard. Kung ikaw nga, gumigising ka ng maaga, magpe-prepare, magtrabaho ng 8 hours, for that fixed income na nakukuha mo ngayon, why not bigyan mo ng konting hard work dito sa 2 to 3 hours a day na ginagawa mo extra online.
Then magugulat ka after a month, yung basic salary mo, mas malaki pa yung income mo dito sa part-time online opportunity mo, which is WA Ultimate nga. The next, focus on productive and result-oriented. Ibig sabihin, yan yung sinabi ko, kung anong meron sa atin na basic, yun lang dapat na gawin mo. Huwag ka nang gumawa ng iba't ibang bagay. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong fan page. Pampabaga lang yan. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong strategy or video, lalo pagbago ka. All you have to do is focus on basic and result-oriented. Na dapat nakafocus ka dun sa productive na ginagawa mo. So, ganyan sinabi ko kanina, hindi mo kailangan maging magaling or baka sabihin mo, saka lang ako hataw pag may website na ako, saka lang ako hataw pag may video na ako, saka na ako hataw pag yung fan page ko nagkaroon ng 10,000 likes para talagang scam-free na siya. So, pag hihintayin mo yung time na yun, baka wala kang mangyari sa'yo. So, dapat focus ka dun sa productive na talagang ginagawa, which is basic na basic, which is yung paghahanap ng tao or inviting. Then, persistently consistent habit. Ibig sabihin nun, persistently consistent habit or attitude. Ano ba yung habit or attitude? Ito yung habit wherein hindi mo na iniisip kung ano yung gagawin mo. Kusa mo na lang siyang ginagawa. Basically, ano ba yung mga yun? Pagtutoothbrush, paliligo. Maybe some of you, hindi normal yan or hindi habit yan. Siguro magbago ka na ng habit mo ngayon. Kailangan i-habit mo na mag-toothbrush or mag-maligo. Then, attitude. So, why it is persistently consistent? So, ibig sabihin, everyday, kailangan mo may gawin consistently. Then, persistently, kahit pagod ka, kailangan mo itong gawin. Yun yung ibig sabihin ng habit. So, dati naman kasi ako, hindi naman ako usually araw-araw ginagawa ito eh. Pero dahil nung naging habit ko na siya, after I woke up, may daily routine na ako. Then after nung daily routine ko, ginagawa ko na. Automatic na, nagbubukas na ako ng laptop. Automatic na, nagsasaksak na ako ng internet. Automatic, naghahanap na ako ng tao. Hindi ko na siya iniisip na, uy, ano kayang gagawin ko ngayong araw? So right now, hindi na ako yung taong di na alam yung gagawin. Ibig sabihin nun, pagkagising talaga or within the day, I have to do what I have to do. Kasi habit ko na. So, ganun din sa'yo. Maybe right now, magiging awkward sa'yo to or magiging additional chores mo. Pero, make it a habit. Persistently consistent. Para time will come, magiging normal na lang sa'yo to. The next, ang pinaka the best na kailangan mong gawin is enjoy and love what you do. So dito kasi, pag hindi mo ini-enjoy yung ginagawa mo, mapapagod ka. Pero pag ini-enjoy mo at minamahal mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung pagod. Basically ako, 10 to 12 hours to 14 hours a day ako nagtatrabaho. Minsan nga, 3 o'clock, 5 a.m. na ako natutulog. Kasi hindi ko namamalayan yung oras, then nai-enjoy ko yung ginagawa ko. Kasi I talk to people, lalo sa ibang bansa, iba yung time frame nila doon. So ako mismo, kailangan ko magpuyat or kailangan kong mag-extend ng hours para i-address yung needs nila. So, but then hindi ako napapagod, hindi ako nasistress, kasi I enjoy what I do, I love what I do, and basically, I earn from what I do, diba? Then, you have to create a deeper motivation. So ako, ang deeper motivation ko dito, hindi lang para kumita. Ang deeper motivation ko dito is to create millionaires under me, to create people change lives, to create more people na hindi lang yung nagpapakapagod sa walang kwentang bagay, na to help people na dumiskarte din sa buhay wherein basically right now I'm earning a lot pero nasa bahay lang ako dahil sa SWA Ultimate. It's really a blessing for me to have this opportunity kasi nakakapag-inspire ako ng tao. Kumikita akong malaki. Then, nakakatulong ako sa mga tao din na napapasali natin dito. The next, proper mindset. So, you must have that proper mindset na dito, ginagawa natin to, hindi lang para kumita ka lang. O hindi lang para may magawa lang. So, dapat you have that proper mindset na kailangan mo talaga makatulong din sa iba.
Then one thing, maybe sa inyo mga bago, may duda pa or hindi pa kayo secure sa ginagawa natin, alam mo, para magkaroon ka ng resultang malaki, para magkaroon ka ng resultang matindi, you have to believe first. Kailan maniwala ka muna. Kung may duda ka pa rin ngayon, alisin mo na yun, sumali ka na nga eh. So, okay na yun, sumali ka na, give your best, maniwala ka talaga. Kasi hanggat may duda ka dyan kung magsasara yung company, kikita ba ako, talagang yun yung mangyayari sa'yo. So, but then, if you believe it, literally, time will come, mangyayari din sa'yo yung nangyayari sa amin. Then, ask for this. Ibig sabihin nun, ito yung ginagawa natin, hindi lang to basta-basta ginagawa. Kailangan hingin mo rin to sa taas. I know my status in life, I know what I am in life, then I have the boldness, I have this audacious faith to ask for this para sa kanya. So, wala akong duda, wala akong pag-aalinlangang humingi sa kanya dahil alam ko, anak niya ako, di ba? So, guys, sobrang haba na itong video. Before I end, I just want to share this word, Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Sa lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, commit mo lang sa kanya. Then, time will come, yung plano mo sa buhay, magsasucceed yan. So, always pray for it. Kasi, ito yung pinakasekreto eh. Kalimutan mo lahat ng sinabi ko kanina. Lahat ng diniscuss ko, kalimutan mo na lahat yun. Pero ito lang yung isang bagay na dapat huwag mong kalimutan. You have to pray for it. You have to ask for it. Kasi hindi naman yun yung buhay, hindi naman basta-basta nagkakaroon ka bigla. Kailangan hingin mo talaga to. Then, kailangan ipag-ubaya mo sa kanya. Then, do your best. Na ginagawa mo to hindi para sa akin, hindi para sa tao, kundi para din sa kanya. Para hindi masayang oras mo. Diba? Guys, I feel like I want to pray and bless you before we end this video for us to claim everything what God has promised us to have in life. Kumbaga, He promised us to live life to the full. So, alam ko ikaw rin mismo na naririnig mo ako ngayon. I just want to bless you. I know that may purpose ka sa buhay. When yung purpose mo sa buhay is to live life to the fullest. So, before we end, let me pray for you. Lord, I am here right now. Whoever this person I'm talking into, watching this video, I know, Lord, you have the purpose and plans to his or her life. I know, Lord, you have the plans to prosper us, to give us hope, and to give us the future. And you have that pleasing and perfect will in our lives. Lord, there is no accident that this person is watching this video. Alam ko may purpose na habang pinapanood niya ito ngayon, this is the start para mabago rin yung buhay niya. So Lord, I speak life to this person. I speak blessing to this person. I know, Lord, you want to bless us more than anything else, more than we do. We want you to bless us. Lord, I commit to you everything that we do, lalo na yung tao na to na nakikinig ngayon, that he or she will have that mindset to do everything para to help people, to gain strength, to gain knowledge, and to fulfill your blessings sa buhay niya. Lord, we know and we ask all these things that we need your guidance, we need your blessings, Lord, as we do this. And we know that you are our provider who really wants to bless us. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. So guys, thank you for your time, and all I have to say is, to God be the glory, guys.